Isa siyang philosopher. So, si Socrates,
Thank you.
Okay na. Yan ang kukunin yung sa inyo. Tapos, next step po, paki-fold yung paper po. Ito, paki-clop lang sa inyo. I-clop lang siya ng ganyan. Okay. Tapos, ipalit niyo sa katabi niyo. Paki-palit. Tapos, yung katabi niyo, isusulat niyo naman dyan kung ano yung nakikita ninyong characteristic niya. O kaya personality na meron siya. In your viewpoint, at sa viewpoint ninyo. Kahit magbigay lang kayo ng kahit mga lima. Lima personality traits. Lima lang. Personality traits. Oh, example, kung siya ba ay mabait, masayahin. According to the picture, teacher? According sa pagkakakilala mo sa kanya. Pagkakakilala? Oo. Your view, how you view her. Kung paano mo siya nakikita. Paano mo magulitaw? Pwede. Kayo bahala. Basta kung paano ninyo nakita, nakikita yung partner ninyo, yun yung isulat ninyo dyan sa pag-aaral. Lima lang po. Mitik. Pwede po yun? Mitik. Tapos, legendary. Okay. Double kill. Okay na? Okay na po yan. Tapos, next naman. Pakibalik na yung papel ninyo doon sa kasap, yung sa partner ninyo na pinagbalikan. Pakibalik na. Tapos, magtatawag ako ng lima na sasabihin kung ano yung nakikita sa kanya na kapartner niya. At naibasan nyo lang yung personal traits na sinulat sa partner niyo. Sabihin mo kung ano yung sinulat na personality sa ito. According to Angel, shy. Shy. Maganda. Shy. Maganda. Wait. Mabait. Like a good traveler. If you prepare the things that you need to successfully
kayo makakarating at kung ano pang pwede marating. Yes po. So, at this point, how do you see yourself as a person? Paano ba ninyo nakikita yung sarili niyo? In your own viewpoint naman po, sino gusto? Paano ninyo nakikita yung sarili niyo? Nakikita sa picture? Parang gano'ng picture? Oo. After taking a closer look at your traits and characteristics, you are now aware of what you have and what you can do and use them to reach your goals. Your description of yourself tells you how you perceive yourself as a person. Kung paano mo kinatrato or kinikilala yung pinag-view yung sarili ninyo, yun kayo. Kunyari, for example, I view myself as a joyful person. What if nag-sumamalang sila sa sarili? Hindi ka nagiging totoo. Nagiging plastic na lang. Kaya ako, ito ako naglalaban ng sarili. Oo. Kaya nga, dito natin nalalaman na dapat makatotoo kayo. Kasi, how I view myself, tayo mismo sa sarili natin yung nakakakilala sa ako. Pero paano nga pag ano, teacher? Paano pag ayaw mong aminin sa sarili mo mismo? Kasi parang hindi mo kaya tanggapin sa sarili mo. Parang ano, ikaw mo. Oh. Hindi ka nag-grow as a human person kapag ano ba. Siyempre yung id. Nandun pumapasok yung id natin. Tapos next naman is, the way you perceive yourself affects how you feel about yourself, and these are manifested in your behavior. If you attributed positive traits to yourself, you will feel good and will also behave in pleasant ways. Siyempre, kung nag-view ninyo yung sarili ninyo na in a positive way, siyempre, masarap sa pakiramdam yung mararamdaman. You feel good in a good way. Kapag hindi naman, kunyar, negative naman yung parang pinapakita ninyo yung view ninyo sa sarili ninyo. For example, ay, hindi ako magaling sa ganito. Hindi ako mabait. Hindi ako mabuting tao. Binababa mo yung sarili mo. Pero nagpapakatotoo. Oh, nagpapakatotoo siya, pero hindi ko. Oh, alam ka namang sabihin niya mabait ako, sabi niya kahit hindi naman. Di ba lang nagsisinong? Mabait. Hindi siya mabait, pero may ibang tao na nakamakita ng kabutihan niya. Pero sa sarili niya, yun ang ano niya, perspective niya. Yun ang view niya. Oh, yun ang view niya sa sarili niya. Wala siyang pakialam sa view niya. Basta yung sinasabi niya, yung view niya sa sarili niya. Kaya nga, dito natin malalaman yung how I view myself. Tapos, kung paano kung paano nga nakaka-affect yung environment sa pag-view niya sa sarili niya. Siyempre, may meron pa yung kailangan i-enhance sa traits ng isang tao para lubos niya makilala yung sarili niya. In my case, if I believe I am a lovable person, I would feel good and happy about myself. Then I will be more open and free to relate with others thinking and that they would love what I do. But if I think I am not lovable, I would feel insecure and refrain from associating with others because I believe I am not lovable and nobody wants to be with me. Ganito nga yung example ko kanina, kung nag-view niya yung sarili niya as a lovable person, syempre, meron mga taong gusto makipag-socialize. Yes. What if mapiling ka lang? Hindi, kasi na, ano, sa view rin yun ng ibang tao. Kaya, parang nasasabi mong ganun na, ay, lovable ako kasi marami yung malapit sa akin. Ay, lovable ako kasi, at marami yung malapit sa'yo kasi may
What if paluuto ka lang? Sarang ka? Kaya nga, we have the right to be ourselves.
May karapatan tayo magkakapag-umak. Sino yung gusto? Ano yung maging gusto? This sounds exciting and we all for us have to play the game. However, you may have some tendencies to society standards of what is good and appropriate. You find yourself short to of these norms, making you feel inadequate or uncertain about yourself. So, gaya nga po nang sinabi ko, we are living in a material world. Yes, mental world. Siyempre, what? Ano, para yung sa sarili mo, pinapakita mo na lang yung gusto makita ng mga tao. Hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. Kasi, gusto ng tao maging mabuti ka. Siyempre, gusto mo maging mabuti, kaya gumagawa ka. Pero, hindi sa sarili mong paraan. Napipilitan ka lang kasi gusto nila. Hindi yun yung gusto na pa sa sarili mo. Next naman po. Dito na naman tayo sa The challenge to you is to acknowledge your unique self. The unique self that is not identical to anyone in this world. The self whose characteristics are organized in a distinct way, you mark you as different from all others around you. You may have limitations, but as the famous Helen Keller once said, I learned that it is possible for us to create light and sound. And order with us to no matter what calamity may befall us in the outer world. Take note, God can't be wrong in sending you into this world to fulfill His purpose. Thus, knowing your positive qualities and using them to the fullest for the enrichment of yourself, of others, and His kingdom is the true essence of becoming the person that is you. Yes, according to Helen Keller, I learned that it is possible for us to create life and stuff in order within us, no matter what calamity may befall us in the outer world. According nga sa kanya, na pwede tayong maging kumuha ng liwanag. In a different perspective po na through ourselves, pwede tayong magiging light po ng iba tao. Kasi sinilin kita kasi may kapansanan. Pwede tayong maging ginawa sa kanila, for example, may doubt na doubt. Tapos syempre tayo naman, syempre may charge natin siya na. Ganun magiging masaya. Tapos po, sinabi rin dyan na God is not can't be wrong in sending you in this world to fulfill His purpose. That's knowing your passion for it. Hindi lang kamali ang Diyos na i-send ka dito. Mayroong dahilan para may dahilan siya kung bakit bakit nandito tayo sa may purpose. Meron po tayo dito isang activity. Oralin na lang po natin. Are yourself, number one po, are yourself description mostly positive or negative? Sometimes negative ka. Why? Why mostly? Yung description nyo ba, minsan positive or negative? Ano yung mas maraming percentage? Negative. Bakit? Are the description yung sa ginawa activity naman po kanina, are the description of you given or your partner similar or different or from your own description of yourself? Yung ginawa kanina, di ba nagpalitan kayo? Yung sinabi ba ng partner ninyo is tumula dun sa pagkamakayanan nyo sa sarili? Yung iba, tama! After ninyong malaman naman yung mga traits and characteristics ninyo, ano yung dapat ninyong gawin or
dito. Ano naman sa tingin niyo yung gagawin ninyo action ganun? Kahit nalaman niyo. Positive. Kung may negative sign, may negative na malabinigay, syempre, we must take action po na gawin siyang positive step by step. Next naman po, ano naman yung mga kahalagahan ng insights na nakuha ninyo mula doon sa activities? Nalaman mo yung mga hindi mo dapat malaman. Okay. Next naman po, sa ano na tayo? Dito naman. The Vision Therapy of John Bowen. These are the four... These are four techniques to correct our distorted visions, whether about ourselves or other people. You can challenge yourself to adopt these techniques and get a renewed vision of yourself. Number one point is pondering. It is a statement of truth. We tell ourselves to replace the error in our false thinking and distorted attitudes. Example of dito is, yung kailangan maging available ako sa lahat. Kasi nga, inaasahan nila or kailangan nila yung tulong ko, gano'n. Parang sinasabi mo na, kahit hindi mo na kaya ko, pero sige, parin kasi nga, kailangan ka nila. Yung pagod ka na, pero kailangan mo pa rin. Doon siya sa pondering. Yung parang sinasabi mo na lang, parang gano'n siya. Next naman, please modeling. It is imitating a person who acts the way we want to act. Dito naman po, yung parang may ginagaya tayo. From the word, root word po, model. Parang may ginagaya tayo na tao na gusto natin maging ganun rin yung way of acting. We think, identify with, and act like that person. So, parang nag-iisip, tapos tayo, ginagaya na nga natin. I remember how my teacher used a request in a message. Example ko nito, my favorite teacher would usually say, I would be very happy to do it, but my schedule has been filled up since last week or I hope it's not very good. Yun na, kung parang mo sa teacher ninyo. Yan, may ginagaya ka nga po. Imitation. For example, my favorite teacher. Yung parating sinasabi, I was very happy to do it. Pag inagawa ko kasi yun ang sinabi. Parang gano'n. Modeling. Next po na is stretching. It is risking beyond our comfort zone to try new and more satisfying ways of doing things. Caution must be also prepared. The stretching. Stretching should be done in a gradual manner. If it's about releasing something, stretching somebody who is requesting for the first time, or somebody who is not yet very close to you. Dito naman po sinasabi yung parang sa comfort zone mo. Nagtutry ka ng mga things. Parang nag-i-explore ka o parang mas malawak yun. Yeah. Pero, need pa rin ang caution dito kasi for example po, umalis ka sa comfort zone mo, isang mga introvert person. Tapos gusto mo maging extrovert for enhancing of your social skills. Tapos, kung may mga taong gusto mag-request sa'yo, hindi ko pa kakilala. Gusto mag-request sa'yo, ganun. Tapos, dito naman, sinasabi na pwede mo silang i-decline or hindi i-accept yung request nila. Pwede mo i-decline yung request nila kasi hindi ko pa masyadong mas madali iwasan ng ganang kaysa yung sa mga kunyari may tao na malapit sa'yo tapos siyempre request ng request hindi mo na matanggihan kaya ito po sinasabi na sa kasi yung parang kita try mo naman sa iba na
love. You can pray for the gift of openness and humility to accept, learn, and grow from it. So, di ba nga po, is, nilan yung... Thank you.
the heart and life of the everlasting. Yes, you're correct. We tackled how we view ourselves. So give yourselves a round of applause, and I hope you learn a lot and know yourself more. Yeah.